mga guys, welcome again to my video, another video tayo mga guys. Nag-upload lang ko ulit kasi video ko to, pero in-upload ko ulit mga guys kasi para makasabay tayo sa policies ng YouTube. So pakinggan natin si Sarah mga guys na nakakatuwang pakinggan yung nakadaan siya sa sa Samar Leyte. Yung grabing lubak-lubak doon. Totoo naman talaga yun. Nakadaan din ako minsan doon sa papunta kami Manila from Mindanao. Taga Mindanao kasi kami mga guys. Nakadaan kami doon. Grabe talaga, lubak-lubak talaga. Nagtataka nga ako. Grabe naman ang gobyerno dito. Parang walang pakialam sa daan. Saka ilang taon na, mga 10 years mahigit na yun ah. Pero ngayon, lubak-lubak pa daw. Pero si Sarah na ngayon na nakadaan mismo. Yan, tingnan natin yung anong reaction niya nakadaan sa lugar ni Tambalustos daw. Okay. Merong problema. One time, dumaan kami galing Leyte, galing Liloan, Leyte. Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. Hindi ka gun makatulog. Hindi ka makatulog. Ate, tanong ko sa iyo, anong ginawa sa iyo ni speaker at ganyan ka makapanira sa kanya? Sobra yang paninira mo dahil lang sa pamilyang poon, Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, taga Leyte ako, waray ako, dati naming congressman 'yan. Ang mga Romualdez ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romualdez, Martin Romualdez, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda sa District 1 ng Leyte. Hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte. Walang kaklas-klas, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romualdez sa Leyte? Nakita ko kasi yung lugar ninyo. And ning 2016, nakaanhi ko dinhi. 2019, nakaanhi ko dinhi. And then 2022, nakaanhi ko dinhi sa inyo ha, sa Samar. And nako-compare ko siya sa ibang lugar where there is peace and development. Wag na lang doon sa amin, sa Davao City. Sa inyo halang mga silingan, sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod, even yung road networks. How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land, kasi makompare mo ang daan ng Samar at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng Kalbayog. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. Ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taod-taod mo break ta, taod-taod mo, di ka gun makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico, Bridge to Kalbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. And I can really compare. That is why it is, I always welcome invitations coming from Samar. Dahil gusto ko na
makita ninyo siya from my perspective and from my eyes. Makita ninyo ang Samar because maybe you're lost in the forest or maybe hindi ninyo nakita yung mga iba't ibang lugar pa. Kaya hindi ninyo nasabi na we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island. And I am happy that I hear the same message as well from our governor. Because I was at, hindi man kami magkaibigan ni Gov. Magkakilala kami, pero hindi kami magkaibigan. Although, sinasabi ba ni Gov magkaibigan kami? Ah, sige na lang. No, but I do not know kung NPA siya o hindi. That is why nung nagsasalita na siya dyan kanina, ito, kaibigan ko ito. Hindi ito NPA. Hindi ito magsumbong kay, kay President Marcos. Hindi, Sara, ginapabumbang ako ang balay. So, yes. I'm truly happy to be with you, with all of you here this afternoon. And I would welcome other invitations. So as long as makaya lang yun sa ako ang schedule. Para lang makita ninyo perme na there was one mayor in Davao City in Mindanao who wanted to do it and she asked the help of the entire city to solve something and I want all you always to see me and be reminded that it can be done. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Shukran.